Magandang umaga. Oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOSTv, Science for the People. Alamin ang update sa larangan ng science and technology ng bansa dito lang sa Balitang Rapidost. DOST NAST Policy Forum, tinalakay ang usapin sa wastong pagbina. Tinalakay noong 26 ng Mayo taong 2017 ng National Academy of Science and Technology o NAST Philippines ng Department of Science and Technology ang mga isyu tungkol sa wastong pagbina sa bansa para mapangalagaan ang kalikasan lalo na ang yamang tuwig. Pinag-usapan ng mga eksperto sa pagbina mula sa akademya, industriya ng pagbina, mga NGO, mananaliksik at mga siyentista ang iba't ibang ideya sa sustainable mining, ang mga batas at regulasyon na ipinatutupad ng pamahalaan. Layo nito ang makakalap ng mga mahalagang impormasyon tungkol sa pagbina para makagawa ng mga rekomendasyon tungo sa pagbalangkas ng polisiya sa wastong pagbina na nababase sa siyensya para maging daan sa balansing pag-undad na ekonomiya at pangalaga sa kalikasan. Ang mga eksperto nagsalita ay si Academician Guillermo Q. Tavius III ng NAST Philippines, Dr. Carlo A. Arcilla ng UP Diliman, Dr. Rogel A. Santos ng Microasia Mining Corporation. According to the Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources, Research and Development or DOSTP card, swine production in the Philippines is a 211 billion peso industry and is the largest among the livestock and poultry industries of the country. The Philippine swine industry is ranked 8th in the world and in terms of the volume of pork production and number of breeding stocks. Despite being dynamic and technologically advanced, the local pig industry is still confronted with inefficiency of production due to low sow productivity. Thus, DOSTP card supported R&D initiative to improve the productivity of the Philippine swine industry through the application of genetic testing in swine breeding and selection. At upang mas maipaliwanag pa sa atin kung paano ito, makakasama po natin ang Science Research Specialist 2 ng Livestock Research Division ng DOSTP card. Let us all welcome Mr. Ronilo De Castro. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Mm-hmm. Alright, pag-usapan natin ano ba itong genetic testing at paano ito nagagamit sa pagpili ng mga breeding na baboy. Yung ginagawa nating genetic testing, ito yung paggamit ng genetic information sa pagpili ng ating ginagamit na mga breeders na baboy. So, karagdagan dun sa mga kinukuha nating information sa performance ng baboy at saka dun sa physical na itsura, yung tinatawag nating phenotype, may isa pa tayong pwedeng tingnan, which is yung genetic makeup ng baboy. So, meron tayong mga gene markers na tinitingnan doon sa mga breeders natin na dapat meron siya. At yung merong mga genetic markers na gusto nating katangian, yun yung pipiliin nating mga baboy as breeders. Oo. So, para itong halimbawa sa tao, sa mga babies, yes, meron ma'am. Newborn screening, yes, ganun ma'am. Din ba yung konsepto nun, sir? Yes. Actually, similar yung principle na ginagamit natin. So, yung sa atin lang, meron din tayo na tinitingnan na positive traits, yung magagandang qualities ng mga breeders.
na sa regular na proseso, hindi natin makikita or hindi natin ma-observe sa baboy. Halimbawa, ganda ng karne or quality ng karne ng baboy, kailangan mo pang katayin yung baboy para makita mo yung kanyang, gano'ng kaganda yung karne na ibinibigay niya. Pero with the genetic testing, you can just do the testing ng kanyang genes, tapos makikita mo kung carrier siya ng genes na pwede siyang magbigay ng magandang kalidad ng karne. Okay, pero anong edad tinetest usually yung baboy? Actually, at the pagka-anak pa lang ng baboy, pwede mo na siyang patest. Mm-hmm. Pero baka hindi siya maging practical kasi baka mangyari is mapatest mo siya lahat tapos later on hindi mo siya lahat mapipili. Mm-hmm. So nililinaw ko lang na yung ating ginagawang genetic testing, kailangan pa rin natin munang tingnan yung itsura, so yung panlabas na karakteristik ng baboy, okay, plus yung kanyang performance, yung kanyang records. Tapos tsaka natin gagamitin yung ating genetic testing as additional step para mapili yung mga breeders na baboy. So usually, ginagawa yung pag-genetic testing after nung kanilang performance testing, after some time na inalagaan sila, tapos kinuhanan ng data, tapos after nun, may mga mapipili na tayo, tapos yung mga candidate na breeders natin, yun naman yung isa subject natin for genetic testing. Pero gaano katagal, sir? Ang? Halimbawa, performance testing pa lang. Performance testing, usually mga hanggang 6 months. Okay. Mm-hmm. Pero ibig sabihin, kapag may edad na ba yung baboy, hindi na pwedeng i-test? Pwede pa rin naman. Pwede pa rin. Pwede pa rin naman. Okay. Mm-hmm. Kasi lalo na kung meron ka namang mga in-import na baboy, tapos mm-hmm, wala kang idea, mm-hmm, nung nag-import ka ng breeder na baboy, gusto mong malaman kung talaga bang carrier siya ng mga genes na gusto mo. Halimbawa, mm-hmm, yung maraming mga anak na biik. Mm-hmm. So, pwede mo siyang ipatest. So, ano-ano pa yung ibang benefits na makukuha natin kapag dumaan sa ganitong klase ng testing? So, yung nasabi ko nga kanina, yung mga traits na mahirap i-measure, okay, kagaya nung sa meat quality, mm-hmm, tapos yung traits dun sa disease resistance o yung hindi basta siya nagkakasakit, hindi mo yung basta ma-observe sa baboy physically. So, with the genetic testing, pwede mo siyang magkaroon ka ng information about that. Mm-hmm. Also, yung genetic defects. Yung sa tao, yung sa mga babies, genetic defects yung tinitingnan doon sa newborn screening. So, sa baboy, may ganun din. So, may mga genetic defects din yung mga baboy. Halimbawa, yung genetic defects sa luslos, may mga luslos. Tsaka yung mga baboy na may genetic defects na madali silang ma-stress, na nakaka-apekto, of course, doon sa productivity ng baboy. So, yung mga genetic defects na yon, dapat wala yung ating mga breeder na baboy. Mm-hmm. Ayun. Siyempre, iba't ibang, ibig sabihin yung mga baboy, may iba't ibang varieties din pala ito, di ba, sir? Opo, opo. Oo, so, iba't iba din yung, possible ba yun na magkakaroon din ng iba't ibang diseases na makakuha sa bawat ibang varieties ng baboy? May mga tinatawag tayong mas susceptible yung, yes, yung breed na yon, for example, to certain diseases. Mm-hmm. Tapos, yun nga yung sinasabi ko, yung genetic defects. Mm-hmm. Yung isang particular breed ay known to be, mm-hmm, Carrier of that genetic defects, yung sa stress, madali siyang ma-stress. So, ang isa pa ring benefit na idadagdag ko is yung pwede rin natin ma-protect yung ating local industry. Kasi pwede nating i-screen yung mga breeders na papasok sa atin para malaman natin na, oy, ito may genetic defects, dapat hindi ito mapasok sa ating bansa. Or dapat ito hindi magamit as breeders. Mm-hmm. Tapos ito, uy, may maganda yung genes nito. Positive siya sa mga traits na gusto natin. Ito dapat yung ating gagamitin. So, alright, ganun po. Magkakaroon tayo ng information and guide sa ating breeding and selection. Oo, at syempre mas palalawigin pa natin yung ating pag-uusap tungkol dito. At napaka-interesting na topic, di ba, sir? At alam natin marami tayong mga kababayan ang nag-aalaga ng baboy, di ba? Umpisa pa lamang yan, sir. Pagpapatuloy natin yung ating discussion, mga kaibigan, manatili kayo nakatutok dahil patuloy natin pag-uusapan ang application nitong genetic testing in swine breeding and selection. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang DOSTv Science for the People.
ibabalik po ang DOSTv Science for the People. Kasama pa rin po natin si Mr. Ronilo De Castro ng DOSTP Card. Kanina ay nalaman natin ang tungkol sa genetic testing. Ngayon naman, ipaliliwanag pa sa atin ni Sir Ronilo ang proseso nito. Alright, sir, paano nga ba yung proseso, step by step? Kanina sabi nyo may performance level muna na ginagawa sa baboy. So kung meron na tayo ng mga information na yon at gusto na natin talagang ipatest yung ating baboy for genetic composition niya. So magkukuha lang tayo ng dugo ng baboy. Saan kinukuha? Sa any part? Usually sa may dibdib. Okay. Tapos meron tayong lagayan, yung vacutainer na tinatawag. So whole blood yung kailangan natin, about 4 ml. Okay. Tapos yun yung kailangan nating i-submit sa laboratory. So pag-submit natin sa laboratory, kailangan lang natin of course ng information about the baboy, the farm saan galing. Tapos ano yung ipinapatest natin na so genes. So pwedeng may particular? Yes po, kasi marami din tayong mga genes na available na, yung mga markers na tinatawag, gene markers. So depende sa farm kung ano yung gusto niyang i-prioritize na gene, yun yung kanyang i-indicate na ipapatest. Kasi yun nga sabi ko, meron nga tayong mga positive genes, tapos may mga genetic defects tayo. Tapos dun sa positive genes natin, meron tayong for prolificacy, yung maraming mga anak na baboy, para maraming mga anak. Second is yung para sa growth rate, mabilis lumaki. Tapos yung isa naman is yung dun sa meat quality. So magandang kalidad ng kanin. So may mga markers tayo para doon. So magkano? Ano ba to? Per category ang bayad? Per gene po yung test po, yung pagbayad po natin. So it's the price is 550 pesos to 600 pesos. Ah, pwede na. Mura na yun pala. Okay. So kung tatlo yon, 5 talaga nag-compute. Opo. Ayun, so pwede na yon lahat-lahat. Usually ano yung mga dumalapit sa inyo na kadalasang pinapatest nila? Yung ginawa natin yung actually nanggaling naman ito doon sa isang program na sinuportahan or pinondohan ng Picard, kaya nagkaroon tayo ng laboratory, yung genomics lab natin ngayon. So usually talaga ang nagiging problema is yung sow productivity, yung bilang ng mga beak na inaanak. So ang priority ngayon natin doon sa mga breeder farm is hanapin yung genes para sa maraming mga anak ng beak. Kasi yung sa growth rate, nakita natin na more than 90% ng mga breeders natin sa Pilipinas, carrier na ng genes para sa mabilis lumaki. And nakikita naman yun doon sa performance monitoring na ginagawa rin ng Picard sa isang project. So nakikita talaga na mabilis lumaki yung ating mga baboy. Pero pagdating sa bilang ng biik na inaanak, ng mga inahen, doon tayo naiiwan. So yun yung priority natin ngayon. Doon sa mga breeder farms natin, kasi itong technology natin, initially, inumpisa natin sa mga breeder farms. So, ang anong gusto natin mangyari is magkaroon sila ng tool para mas lalo pa nilang mapabilis yung pag-improve ng genetics ng mga breeders. Kasi isipin natin, mga breeder farms, dyan ang gagaling yung mga baboy na inaalagaan ng mga ibang farms. So kung mag-start ka dun sa magandang lahi, magandang kalidad, maganda yung performance, so expected mo bababa yan hanggang dun sa mga maliliit na nag-aalaga ng baboy. Magandang klase yung maaalagaan nila. Oo, ang ganda nun ng sword node. Pero usually ba yung mga natetest ninyo, pwede bang maganda yung karne, mabilis dumami, meron bang ganun baboy? Pwede po yun mangyari. Pero ang nakikita po natin talaga, based on science, is yung growth rate is negatively correlated with the reproductive trait. So yung bilang ng mga biik na inaanak, usually negatively correlated talaga yan. So mahirap pagsabayin yung selection na pareho mong i-improve yung dalawa. Kasi pag in-improve mo yung growth rate, nasa-sacrifice yung efficiency ng reproduction niya. So kailangan lang natin balansihin at depende dun sa breeding objective ng mga farm. Pero yung in-offer natin, testing lang. Testing lang po. Diba? Pero kung kailangan nila ng guidance about dun sa paano nila gagamitin at i-apply sa farm, pwedeng-pwede po sila makipagtulungan sa or makipag-ugnayan sa DOSTP card at sa ating mga partners sa Bureau of Animal Industry at dun sa ASBAP or yung isang private partner natin, yung Accredited Swine Breeders Association of the Philippines. So sila po yung mga breeder farms na nakatulong natin doon sa programa para ma-establish yung
ating genomics lab. So after na matesto, nakita natin yung kalidad ng mga baboy. Yes po. Another process naman ba ito na para natin, kumbaga ma-develop natin yung pagpapalaki o pagpapadami pa ng baboy? Opo, kasi ngayon may information na tayo, parang baseline. Mm-mm. Ano yung meron dun sa karamihan dun sa mga breeders natin? Inumpisa natin yan sa mga breeders. Ngayon, kung meron na tayong mga information about the kung ano yung genetic constitution ng ating mga breeders, so yun na yung umpisahan natin na, uy, wala pala siya nito. Mm-mm. Ito yung i-recruit natin, papadamihin natin. Kaya kailangan, hahanapin natin siya. Okay. So yung mangyayari is patuloy tayong magpapatest ng ating mga breeders para mahanap natin yung genes na gusto natin. Okay. Pag nahanap na natin yung genes na gusto natin, of course, yun yung gagamitin natin as breeders. So sila yung pag-aasawa natin. Ah, ang galing ano, para dadami na siya. Yung kamatch mo, oh, yes, no? Yung perfect match, ganon. Oo. Pero usually sir, gaano katagal makuha yung resulta after noon mga step na binigyan niyo kanina? Yung after ma-submit siya sa lab, so depende sa dami ng sample, of course, pwede siyang tumagal from 3 weeks to 1 month. Okay. Mm-hmm. In which sa newborn screening, mga 1 month din bagong makuha Oo. So masusi talaga yung pag-i-screen ninyo. Opo. Sa ibang bansa ba, ginagawa na rin yung ganitong klase ng serbisyo? Opo. Actually, yung genetic testing, matagal nang naumpisahan yan sa mga, sa ibang bansa. Mm-hmm. And tayo nga, nagkaroon tayo ng idea when we had parang benchmarking activity sa Taiwan. Tapos doon nakita natin na yung Taiwan, kaliit na industry, pero very progressive. Mas malaki tayo kumpara sa Taiwan. Oo, imagine, di ba? Ano nga yung binigay natin? 200 billion? Opo. Tapos in terms of dun sa dami talaga ng population, marami tayo. Yeah. Pero ang problema natin, pagdating dun sa performance ng mga baboy, medyo naiiwan tayo. So bakit? Sa Taiwan, nakita natin na gumagamit sila nito ng technology na to at ginagamit nila sa kanilang mga breeders para continuously nai-improve nila yung performance. Mm-hmm. Okay. So, sa ngayon ba, sir, meron pa ginagawa pa kayo para mas ma-develop pa yung mga ginagawa nating pagtetest at the same time, mas maganda pa yung development sa ating mga breeders? Ang strategy natin ngayon talaga is ma-encourage yung ating mga breeders, mm-hmm. mga breeder farms, mm-hmm. na mag-avail ng service ng ating genomics lab. Kasi talagang mapapabilis niya yung proseso ng pagpili at saka pag-select ng ating mga baboy. At saka of course yung efficiency. Mm-hmm. Kasi kung mapipili mo na siya as early as possible, malilessen mo yung paggagamitin mong feeds, labor, etc. para lang mapalaki mo yung baboy. Tapos at the end, hindi mo pala siya mapipili kasi may genetic defects siya. Sayang lang. So yun yung aming ino-offer na advantage nung pagka nag-ano tayo ng genetic testing. At lilinawin ko po na yung ating genetic testing ay on top lang dun sa traditional na ginagawa nating selection. Yung mga farms kasi talagang may sarili na yung selection process. Yes, yun nga sasabihin ko, sir. Siyempre, di ba yung mga sanay na talaga, may traditional na parang tukoy agad nila, makikala nila yung baboy, di ba? Tsaka based on records. Mm-hmm. Pero yung sinasabi natin is another step yung mm-hmm. genetic testing para mas maging accurate yung ating pagpili ng ating mga breeders. Mm-hmm. San pala pwede magpa-test? Kailangan ba pumunta pa kami sa Picard or meron kayong location? Yung ating pong genomics lab ay isa lang po. Ito po ay nasa Visayas Avenue, sa compound po na Visayas Avenue, Diliman, Quezon City. Dito lang pala. Opo, nasa compound po siya ng Bureau of Animal Industry. Okay. Nabanggit ko kanina, katuwang natin yung Bureau of Animal Industry, kasama yung Philippine Carabao Center. Sila yung nag-optimize ng mga genetic protocols. Tapos yung laboratory, sinet up natin sa BAI. Tapos yung mga gustong mag-avail is pwede silang mag-visit doon at i-submit yung sample. Or yung nasa mga malalayo, alam ko, paano na sa Mindanao? Simple na lang po yun ngayon kasi meron naman na tayong mga protocols paano siya isi-ship via courier. So yung dugo papadala na lang? Opo. Kasi yung mga courier services natin. Safe ba yun, sir? Opo. Kasi alam na rin nila yon. Meron na rin silang packaging. Container. Oh my God. Mm-hmm. Actually, box lang siya. Okay. Tapos nilalagyan din nila ng cooling material. Usually dry ice para ma-maintain yung quality ng dugo. Tapos i-indicate lang natin kung saan, sa lab, of course, sa BAI. Tapos na-receive yun, kailangan lang, of course, contact number. Siyempre, i-coordinate mo dun sa lab na magsasubmit ka ng sample. Okay. Tapos yun.
kayo na bahala doon, sir? Opo. Okay. Yung lab na yung bahala doon. Okay. Opo. Tapos yung nabanggit ko nga, kung kailangan nila ng guidance at kung gusto pa nila ng further information about the genomics or genetic testing, pwede sila makipag-ugnayan sa DOSTv card. At yan, saan sila pwede makipag-ugnayan sa inyo, sir? Sabi, andyan. Any information and details? Saan po sila pwedeng tumawag or mag-email? Okay. Sa mga ating partners sa industry, ine-encourage po namin kayo na i-avail yung services na pinubigay ng Swine Genetic Analytical Service Laboratory or Genomics Lab. Pwede po kayong makipag-ugnayan sa Livestock Research Division ng PCARD. Pwede po kayong tumawag sa aming telepono, local area 049-536-0014 hanggang 20. Then ang local po namin sa Livestock Research Division ay 236. Social media accounts, meron ba? Meron po kaming Facebook. So, i-search nyo lang po yung Livestock Research Division. Thank you so much, sir. And good luck. Marami pa kayong mga darating na proyekto. Opo. Okay, nandito lang DOSTv. Congratulations. Thank you, ma'am. And thank you for that information na naibahagi nyo dun sa ating mga taga-subaybay. Hanggang sa muli. Thank you so much. Ayan, mga kaibigan, nagpapasalamat po tayo at nakasama natin si Mr. Ronilo De Castro. At salamat din siyempre sa DOSTv card for the continuous efforts to improve the productivity of the Philippine swine industry through the application of genetic testing in swine breeding and selection. Sa araw-araw nakasama ko sila sa biyahe, naging saksi ako sa kanilang mga paglaki, tawanan, gutom at hirap. Titiisin ng traffic, piliting makisiksik, hanggang sa makarating sa destinasyon, mga pangarap at ambisyon. Sa tuwing may papara at bababa, kapalit naman ito'y isang bagong kabanata. Panibagong pasahero, makabagong Pilipino. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo. Good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Unang araw na naman po ng pasukan kaya't importante na malaman natin kung ano nga ba magiging taya ng panahon sa ating bansa. Sa ngayon po sa mga susunod na araw, asahan ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon and Mindanao. Meron po tayong dalawang weather system. Una na dyan ay ang habagat o yung southwest monsoon affecting the western section of northern and central Luzon. Habang dito naman po sa may southern Mindanao, apektado tayo ng intertropical convergence zone, ITCZ or pagsasalubong ng mga hangin na nagmumula sa Hilagang Silangan at sa Timog Silangan. Silipin muna natin ang magiging taya ng panahon sa Luzon. Kung saan-saan po ang maulap na kalangitan at mataas na chance ng ulan dito sa Ilocos Region, down to Zambales and Bataan. Light to moderate rains and thunderstorms ang kanilang mararanasan. For Metro Manila and the rest of Luzon, asahan pa rin po para sa ating mga kababayan na papasok sa kanilang eskwelahan at trabaho, bahagyang maulap na kalangitan sa umaga at medyo mainit pagsapit ng tanghali. Sa dakong hapon hanggang bukas ng madaling araw ay posible po ang mga pag-ulan or pagkidlat-pagkulog. Sa mga kababayan naman po natin sa Visayas, asahan sa buong Visayas ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong araw at meron din mga pag-ulan or pagkidlat-pagkulog lalo na po sa kanlurang bahagi ng Visayas. Panghuli sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan ang matataas na chance ng ulan dito sa may Soccsaryen region, gayon din po dito sa may Maguindanao at dito rin sa Davao del Sur and Davao Occidental kabilang na ang Davao City. Light to moderate rains and thunderstorms ang kanilang mararanasan na dulot ng ITCZ. For the rest of Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron din mga pag-ulan pero hindi naman po tuloy-tuloy at panandalian lamang. Silipin naman natin na magiging taya ng panahon for the next 3 days sa ilang key metros and city ng ating bansa.
Dito po sa Metro Manila, makakaranas pa rin tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan hanggang sa araw po ng Thursday at meron din mga pagulan or pagkilat pagkulog. Temperatura natin, maaaring umakyat pa sa 35 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. Sa ating mga kababayan sa Baguio City, asahan din for the next 3 days ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May mga pagulan din po at pagkilat pagkulog simula tanghali hanggang sa madaling araw. Ang ating temperatura maaaring bumaba sa 17 degrees Celsius. Sa atong mga kaigsoonan din ha sa Metro Cebu, asahan din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at aasahan din ang mga pag-ulan or pagkilat pagkulog. Temperatura natin maaaring umakyat sa 34 degrees Celsius pagsapit ng tanghali. At panghuli sa ating mga kababayan po sa Metro Davao, asahan ngayon at hanggang dito po sa Wednesday and Thursday, may mga pag-ulan po tayo at makakaranas din ng mga kaumaulap na kalangitan. Habang dito naman sa araw ng Tuesday or bukas, asahan po ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with rain showers pa rin or thunderstorms. Temperatura po natin, maring umakyat pa rin sa 33 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng ating karagatan, meron po tayong moderate to strong or katamtaman hanggang sa minsan ay maalon po na karagatan sa may northern and western portion of Luzon. At asahan lamang sa ating mga kababayan doon, medyo mataas ang alon, no? Hanggang 3.5 meters. Samantala sa natitirang po ng ating mansa, lalo na sa Visayas and Mindanao, ay slight to moderate or banayad ang katamtama naman ang pag-alon ng karagatan. Pero in general po, pwede pa rin maglayag ang ating mga kababayan anywhere in the country. Si Haring Araw po ay lulubog 6.23 ng gabi at muli naman itong sisikat bukas, 5.26 naman ng umaga. At yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako po si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Happy Monday po! And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST TV, the program that delivers science for the people.